Buenos días, señoritas y señoritos. Kawawa itong kaibigan kong dati, ewan kong kaibigan ko pa ngayon, na si former presidential spokesperson ni former President Rodrigo Roa Duterte na si Harry Roque. Kasi more and more, lalo na itong linggo na ito, mas napapahiya siya at namumukha siyang tanga at stupido. Hindi lang sa mga well, personalidad na mga authorities sa expert and authorities on the West Philippine Sea, but also sa mga kasama niya sa Duterte team, 'di ba? Pinahiya siya ni Sol Panelo na sinabi na yung pag-amin niya na mayroong gentleman's agreement si former President Duterte kay Xi Jinping na wag na ayusin yan BRP Sierra Madre, ito nga ang gentleman's agreement na itinago nila kay Marcos at sa taong bayan. At sabi ni Panelo, there is no such thing. Sabi ni Panelo, nagpapapansin lang or kulang lang sa pansin itong si Harry Roque or nagkuhan lang, humahabol lang ng pre-publicity. So malaking salpal ito kay Harry Roque at kahit yung dati rin na Duterte boy na si General Anyo na nasa Marcos administration rin ngayon, sinabi rin there is no such deal. So talagang sampal talaga ito at pahiya talaga si Harry Roque sa declaration niya yun. Ngayon may statement naman or may interview, ito eksperto talaga. Although si Harry Roque is supposedly an expert on international law, pero mas magaling ito sa kanya si former Associate Justice Antonio Carpio, dahil lang hindi lang justice ito, expert rin ito sa international and local laws, but most of all siya yung kasama sa lumaban para sa complaint natin dyan sa United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS, at kung saan nanalo tayo at tinalo natin ang China sa issue ng 9-mile na kiniklaim nila. Ang sabi ng UNCLOS at United Nations ito ha, na during when dinala kasi dyan ng administration ni former President Aquino before in the last years of the Aquino administration, sila yung nag-push talaga yan, sila Carpio, sila Trillanes and mga local lawyers and Di Marcos, the Aquino administration itself ang nag-push talaga niyan at nanalo tayo. At buti naman President Marcos is using that as a basis to stake our claim sa West Philippine Sea. At recently, may panakot na naman itong si Harry Roque na yun nga, inuulit niya yung mga warnings ng mga Duterte trolls na any act of provocation from the Philippines against China will result either in a war or mawala. Ngayon ang bagong gimmick nila ay tuluyan daw mawawala sa atin yung West Philippine Sea. Kumbaga, gegerahan tayo ng China at tuluyan ng kukunin yung West Philippine Sea areas at hindi na natin makuha yan ulit. At China will already permanently occupy that area na that is really ours, that is really part of the Philippine territory. Pero dito sa interview, in-explain ni former Justice Carpio na on the contrary, itong ginagawa ng Marcos administration will strengthen our claim on the West Philippine Sea. Kasi tulad ng sinabi natin noon sa previous vlogs natin, bluffing war lang ito. Sino lang ang bibigay
talo. Sinong at nagkuan nga siya, he cited the example of Malaysia, Indonesia na militarily, hindi naman, although mas superior sila sa atin militarily, pero hindi naman nagkakalayo sa armed forces natin. So kumbaga, kung kaya nila labanan ang China without actually going to a shooting war, kaya rin natin yun. Ang worst lang is gumip up tayo sa claim natin, tulad nung ginawa ni President Duterte na sabay takot sa atin na any action against China will result in a nuclear war at bubumbahin at takilan doon tayo ng China at wala tayong magagawa. So yun, i-play natin as Justice Carpio explains it dito sa program ni Karen Davila sa ANC, and thank you ANC for allowing us to use this video. Oh, i-play na po natin. Mr. Carpio will clear everything, lahat ng questions at lahat ng issues nire-raise ni Harry Roque. Let us listen from the real expert. Si Harry Roque expert naman, pero ang problema, binenta na niya yung kaluluwa niya sa China. Kaya kahit magaling siya, nasisira na talaga yung mga argumento niya because bias. Bias siya sa issue. Bias in favor of China. Kaya namumukha siyang tanga at durog siya dito kay Mr. Former Justice Carpio. Now, Attorney Harry Roque said that with a hardline stance of this administration, if this administration continues its hardline stance with China on the West Philippine Sea, he claims that we may lose a Union Shoal. And in fact, you heard it. He said, mark this, I said it on your program. If the Philippines keeps doing the same thing, China won't give in, we risk it, and we'll be forced to remove our soldiers there out of starvation. What are your thoughts on that? Well, that's laughable, Karen. First of all, the strategy of China is to intimidate us. They know that if they use armed force, if they fire a single shot, we can invoke the treaty. So they use... Yun, klaro yun, ha? Binabluff lang tayo ng China kasi meron tayo mutual defense treaty sa Amerika. And that was, we entered into that treaty before the Marcos administration pa. And the father pa... former President Ferdinand Marcos Sr. At ang sinasabi niyan sa treaty na yan, na kung magsimula sila, kung atakihin nila yung BRP Sierra Madre, kung barilin nila yung mga sundalo natin, that will trigger. Kung hilain nila yung BRP Sierra Madre, kung alisin nila yung mga sundalo natin dyan, saktan nila yung mga sundalo natin dyan using guns and bombs, that will trigger or that will put into effect the mutual defense treaty. Even yung America, ngit-ngit na talaga man na labanan yung arch enemy nila o itest gaano kagaling, sino ba mas magaling, America with the help of the whole world or China na with the help of Russia na ngayon nagkakaproblema rin. So konti lang man mga allies ng Russia, mga African countries, mga Arabian countries na mga mahirap, at yun na nga, mga Asian countries tulad ng Myanmar at kumbaga siya lang ang malakas sa grupo niya. Malakas din sana ang Russia, pero humina na rin dahil naubos na yung mga tangke, barko, eroplano nila diyan sa mga drone attacks ng Ukraine that is being helped and supported by Europe, Asia and North American countries. So nag-aantay rin ng Amerika na sige, tingnan natin kung sino mas magaling sa atin. O yan, ha? Sige, lakuan nyo na, atakihin nyo na. So yan ang sinasabi ni Mr. Carpio. Alam ng China yan, kaya the more hindi nila gagawin yan, the more na mag-iingat sila sa ginagawa nila.
Kaya ang ginagamit nila, mga hose, mga laser, na yung tinatawag natin na non-lethal approach, yung para takutin na lang tayo, pero hindi talaga ginagamit yung bomba, missile, o kaya yung mga baril o bala. And if you allow yourself to be intimidated, you lose. China is saying we have this huge air and naval base in the Spratlys. We have the largest naval fleet in the world. We have the largest submarine force in the world. So you have no choice but to accept the 9-10 dash line as the national boundary of China. Mm. Now, if you are intimidated, then you lose. Mm. Now, look at Malaysia and Indonesia. They refuse to be intimidated. They send their survey ship to their EEZ, drill ship to the EEZ, to survey and drill. China said, you cannot do that. There will be war because that's within the 10 dash line. But Malaysia still did it. Yeah. They sent its survey and drill ship together with its Navy. And at the same time, the US and Australian warships were conducting naval drills. China couldn't do anything. The same thing happened with Indonesia. Hmm. They sent their survey ship accompanied by their Navy. And at the same time, the US aircraft carrier Ronald Reagan passed by in the same area. So the Chinese will intimidate you, but if you stand fast, you refuse to be intimidated, then they cannot do anything. Now, that was, you know, the moment you intimidate the Filipino that China will starve you to death, you are the spokesperson of China, because that is precisely the strategy of China. Yun. Essentially, sinasabi niya na ganun talaga yung style ng China. Susubukan niya, takutin ka, ibuli ka, kung bibigay ka, talo ka. Pero kung tulad yung ginawa ng Malaysia at Indonesia, mas delikado pa ngayon yung ginawa ng Malaysia, kasi by now, may mga studies sinasabi, lahat ng mga nag-agree, including China, na hindi lang importante yung West Philippine Sea dahil yung marami mga barko from all over the world dumadaan dyan. Major parang kung sa highway, super highway yan ng mga barko, at maapektuhan talaga yung world economy kung makontrol yan ng China. Rich in oil rin yan lugar. So yung Malaysia, nagsimula na sila magpadala ng barko na magdi-drill ng oil or para i-test yung lupa kung alin ang mas mataas yung gas supply o kaya yung oil supply. At sinabi ng China, kung gagawin nyo yan, magkakagera tayo. Wala, ginawa pa rin ng Malaysia, at ineskortan sila ng mga American Navy vessels and mga aeroplano. Wala nagawa ang China, at ganun rin ang ginawa ng Indonesia. So it's a bluffing war lang talaga. It's not an actual war. Nobody wants to start World War III. Everybody's just trying to push each other, to scare each other. Yun ang problema. Yun ang problema sa atin nung panahon ni Duterte. Tinakot tayo lahat. Kumbaga, imbes palakasin yung loob natin, mas pinahina pa yung loob natin. Buti na lang, iba ang approach ng Marcos administration dito sa West Philippine Sea issue ngayon. So, tuloy natin. The idea of China under their three warfare strategy is they will win the South China Sea without firing a single shot. Yun. Okay, and that's why they use this intimidation. So any Filipino who echoes or parrots the Chinese line is an agent of China. Yun, tingnan nyo. Meron talaga strategy ang China na they will take over the West Philippine Sea without firing a single shot. Kaya ang ginagamit nila hose, ang ginagamit nila pagbabangga, ang ginagamit nila yung sinusurround tayo ng mga barko natin, ng mga 100, isang daan na barko, nile-laser tayo, pero hanggang dyan lang sila. Takot na takot rin sila na
na gumamit ng baril, kahit ang dami nilang hindi lang baril kundi kwan pa, mga missiles pa, mga long range missiles pa, at sila na ata ang biggest navy in the world ngayon, tinalo na nila yung Amerika, pero hindi nila gagamitin at ayaw nila gamitin yan sa gera, sa actual gera. And where do you think is this narrative coming from? I mean, there have been talks that there is a campaign going on, essentially coming from China, that you do have different sources introducing or recommending this particular narrative. And Attorney Harry Roque yesterday was actually he was actually suggesting one particular soften, make things work, diploma. Okay, hindi na natin i-discuss yan. Medyo yun na yan yung narrative na pinupush ni Harry Roque na dapat mag-negotiate na lang tayo. Problema kasi, kung mag-negotiate tayo, isa lang lingwahe o isang klase lang ng negosasyon gustong marinig ng China or gustong gawin ng China. Yun, parati sila ang masusunod. Yun lang, isa lang ang kwa nila, isa lang approach nila. Kami ang masusunod. Sa ayaw, sa gusto nyo, kami masusunod. Kasi mas powerful kami, mas mayaman kami, mas marami kaming army, mas marami kaming eroplano, mas marami kaming barko at superpower kami, yun lang. Pero tayo naman, hindi, wala naman tayo niyan. Pero tulad ng ipinakita ng Malaysia at Indonesia, pag may tulong tayo ng mga more advanced countries like America, Japan, South Korea, na militarily powerful rin, Australia, Canada, at European countries, tulad yung tinan nyo ngayon, yung Ukraine, parang David and Goliath fight, pero 3 years na, nananalo na sila, na over, hindi na, more on the defensive na si Vladimir Putin. At so yeah, well, that's what world pressure can do. Kaya very important rin na hindi tayo bibigay, hindi tayo mawalang pag-asa sa gera natin. Tulungan natin ang gobyerno, and as I have always told you, sa ngayon wala nga tayo shooting war. Mayroon lang tayo diplomatic war at cyber war. Meron tayo legal war sa UNCLOS at iba pang world bodies, communities. So tayo, mga ordinaryong tao, ang pwede natin at ang malaking tulong maibibigay natin sa gobyerno kung tulungan natin ito. Labanan yung cyber war at labanan yung mga traidor, na mga bayaran traidor ng China, kasama na si Harry Roque. Bayaran o hindi, pero he is clearly now becoming the spokesperson of China. Ha? So, yan, labanan natin yan. So, please share this vlog to friends and relatives and ask them to join, to subscribe to the Vlogcaster channel, to join us in the fight, in the cyber war fight against China. So yun po, please also share this to them para maklaro sila. Kasi tuloy-tuloy pa rin ang narrative nila, Duterte, na any kind of opposition against China will lead to war. Pero pahiya si Harry Roque dito sa tunay na eksperto sa issue na yan. So mucho y mas gracias a todos, and see you in my next vlog.